Lihim na mayaman. Kabanata 531. Ang Villa ni Alexander Young. Sa sala, may mesa ng kanin sa hapagkainan. Arthur Evans, Sarah Smith, at Evans Lily ay nakaupo sa paligid ng mesa. Si Lipuo, sa kabilang banda, ay nakatayo sa gilid na may komplikadong ekspresyon. Lily, you must pull yourself together. Hindi ka pwedeng magtampo araw-araw dahil sa walang kwentang Alexander Young na yan. Sarah Smith tried to persuade him, yung basura niya, anong karapatan niya para magalit ka? 2 taon siyang pinalaki ng pamilya namin. Kahit yumaman na ang anak mo, hindi niya siya pinaalis sa bahay. Sa huli, tingnan mo ang ginagawa ni Alexander Young. May ganoong kalaking problema sa kumpanya natin. Hindi ba dahil na-provoke niya ang isang babae na may apelidong Zhao sa labas? Marami siyang naging gulo. Ibigay mo ang sisi sa anak mo. Tungkol kay Alexander Young, marami siyang naging gulo. Sa kritikal na sandaling ito, nag-e-enjoy siyang mag-isa sa Hong Kong, at nanliligaw pa siya sa isang dayuhang babae. Nahuli pa siya at kinuha na ng litrato at ipinadala sa kanyang bahay. Malamig na sabi ni Sarah Smith. Siya ay puno ng paghamak at pagkamuhi para kay Alexander Young. Tahimik na dinampot ni Evans Lily ang pagkain at kumain ng 2 subo ng kanin. Sa pagkakataong ito, bihira na siyang magsalita para kay Alexander Young. Nang makita ito, natawa si Sarah Smith at naisip na wala ng posisyon si Alexander Young sa puso ng kanyang anak. Sabi ni Sarah Smith, "Anak, ano ang naisip mo tungkol sa bagay na pinag-usapan noong huling pagkakataon ng Young Master ng Zhou family?" Ang 3 Young Masters ng Zhou family ay totoong taos puso. Tinulungan kanilang harapin ang maraming bagay sa grupo. Sa palagay ko, ayusin na lang natin ang kasal na ito sa Zhou family. Sa kasalukuyang reputasyon at katayuan ng anak na babae sa East Si province, ang Zhou family ay maaaring ituring na karapat-dapat para sa iyo, kampante na sabi ni Sarah Smith. Ma, ayoko munang pag-usapan ang mga magugulong bagay ngayon. Ibinaba ni Evans Lily ang kanyang ulo para kumain at wala sa mood na pag-usapan ang mga bagay na ito. Napakakomplikado ng mood ni Evans Lily. Ang dahilan kung bakit siya maaaring tumayo sa industriya ng alahas at pamahalaan ang kumpanya sa kasalukuyang sukat nito ay dahil sa tulong ni Alexander Young. Marami na rin siyang naranasan kasama si Alexander Young. Nakita niya kung gaano kalaki ang kapangyarihan at katayuan ni Alexander Young sa Imperial City. Gayunpaman, sa puso ni Alexander Young ngayon, tila wala na siya sa kanyang posisyon. Niloko siya ni Alexander Young at ipinagkanulo siya. Pakiramdam niya ay walang gaanong kahulugan ang buhay. Tulad ng para sa kanyang mga magulang, hindi nila naiintindihan at siniraan si Alexander Young. Ayaw ipaliwanag ni Evans Lily sa 2 matanda. Kahit na gawin niya yun, hindi sila maniniwala na si Alexander Young ay isang mayamang Young Master ng Imperial City. At saka, si Evans Lily ay masyadong napahiya na banggitin kung gaano kalakas si Alexander Young at kung gaano siya kaya. Dahil hindi siya sineryoso ni Alexander Young. Ang kanyang pagmamataas ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magsalita muli para kay Alexander Young. Maliban kung inamin ni Alexander Young ang kanyang pagkakamali sa harap ng kanyang mukha. Kung hindi, hindi niya ito mapapatawad. Ang pagkakamali ni Alexander Young ay umabot sa kanyang ilalim. Magkakaroon ng unang pagkakataon, at magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Bukod dito, marahil ay naramdaman din ni Alexander Young na siya, isang batang babae sa Qingyuan City, ay hindi karapat-dapat sa kanya. Si Evans Lily ay tila wala sa isip habang pinupulot ang pagkain. Hindi niya pinakinggan ang sinabi ni na Sarah Smith at Evans Lily. Anak, huwag kang ang maingay. Itong mga araw na to, buong araw kang nag-iisip ng kung ano-ano. Para kang puno ng pag-aalala. Hindi ko na kayang panuurin. Sabi ni Sarah Smith sa malalim na boses.
Nang makita ang nag-aalalang hitsura ng kanyang anak, nakaramdam siya ng labis na hindi komportable sa kanyang puso. Lily, isa ka ring sikat na entrepreneur sa East Sea Province. Dad, ayaw ko sanang pag-usapan ang tungkol sa iyo, pero this time, I have to say it. Ibinaba ni Arthur Evans ang kanyang chopsticks at seryosong sinabi, alam ko. Hindi ka pa rin comfortable dahil kay Alexander Yang. Ngunit sasabihin sa iyo ni tatay na anumang gagawin ni Alexander Yang ay magiging kahihiyan sa ating pamilya Evans. Ang kanyang mga aksyon sa Hong Kong ay hindi naglagay sa kanyang anak sa kanyang mga mata. Mabagal na sinabi ni Arthur Evans, una sa lahat, binubuli ni Alexander Yang ang isang batang babae tulad ni Lu Jing sa Hong Kong at nakipaglaro sa mga babae sa harap ni Lu Jing at ng kanyang hipag. Gaano siya ka-arrogant? Paano niya magagawa ganyan? Tawagan mo siya at hindi niya aaminin. Sa huli, kinunan siya ng isang tagalabas ng litrato sa Hong Kong at niloko siya. Ito ay isang larawan na kuha ng isang babaeng may apelidong Zhao na pinauwi. Nakakahiya, ito ba? Ang mukha ng iyong anak ay ganap na natapakan sa lupa. Sabi ni Arthur Evans na may galit, nagpakasal si Alexander Yang sa aming pamilya sa nakalipas na 2 taon. Wala siyang nagawang mabuti. Papayag ako kung hahayaan mo siyang kumain ng ating pagkain araw-araw, anak. Ngunit ngayon, gaano karaming bagay ang naidulot ni Alexander Yang? Yung babaeng taga Imperial City na may apelidong Zhao. Gaano kayabang ang pagpunta niya sa bahay namin noong nakaraan at binugbog ang iyong ina? Sinabi ni Arthur Evans sa malalim na boses, sa pagkakataong ito, ginamit pa ng Zhao na iyon ang kanyang mga koneksyon para sugpuin ang kumpanya mo. Muntik na niyang malugi ang kumpanya. Ang lahat ng ito ay sanhi ng Alexander Yang, ang bastard na iyon. Hindi ko na talaga siya matitiis. We have to chase him out. Siya ay isang maliit na bastard. Mukhang galit si Arthur Evans. Sa pagkakataong ito, ang jewelry group ng kanyang anak ay sinupil ng gobyerno. Araw-araw, may mga tao mula sa industrial at komersyal na sistema na pumupunta para maghanap ng gulo at magsagawa ng mga inspection. Nagkaroon din ng joint blockade ng kumpanya ng alahas, na naging sanhi ng napakahirap ng negosyo. Bumagsak ang reputasyon ng kumpanya. Napakaseryoso ng sitwasyon, at maaaring mabangkarot ang Cheese Jewelry Group anumang oras. At lahat ng ito ay ginawa ni Zhao, here. Napakayabang ng babaeng iyon kaya inihayag niya sa publiko sa Qingyuan City na gusto niyang mabangkarot si Evans Lily. Zhao, here, si Alexander Yang ang nanliligaw sa mga babae sa labas. Pinukaw niya ang isang babae at ginawa niyang hindi mapakali ang mga manok at aso sa bahay. Ngunit si Alexander Yang mismo ay hindi nasangkot sa usapin. Umiinom siya ng alak sa Hong Kong at nakikipaglandian sa mga dayuhang babae. Kung hindi ito hayop, ano yun? Sige, Mom and Dad, stop talking. Hintayin natin si Alexander Yang na bumalik at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Kung hindi siya babalik, kalimutan mo na. Si Evans Lily ay absent-minded. Malungkot niyang sinabi tungkol sa usapin ng young master ng Joe family, walang dapat pag-usapan. Alright, anyway, my daughter has agreed to divorce. This is good as well. At least makikita mo ang totoong ugali ng ingrate na Alexander Yang na iyon. Sabi ni Sarah Smith, tuwang-tuwa siya nang makitang nasuron din ng loob ang kanyang anak kay Alexander Yang. Kung hindi dahil kay Alexander Yang, napakasaya niya. Kung hindi dahil kay Alexander Yang, ang jinx na ito, sa talento ng kanyang anak, matagal nang sumikat ang kanilang pamilya. Ayon sa Feng Shui, si Alexander Yang ang nagpapakasal sa kanilang pamilya at sinisira ang swerte ng kanilang pamilya. Dong! Dong! Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Kaluskos! Binuksan ang pinto gamit ang isang susi. Ako ang business manager ng Snowdragon Group, Ms. Evans Lily. May hindi pagkakaunawaan sa ari-arian sa inyong villa.
Nandito ako sa ngalan ng Snow Dragon Group para bawiin ang villa na ito. Pumasok ang isang binata na nakasuot na may dalang briefcase at seryosong sabi. Sa kanyang likuran, pumasok ang isang magandang babae na nakasuot ng mahabang berdeng damit kasama ang dalawang babaeng bodyguard. Si Zhao Yun. Zhao, Ear, anong ginagawa mo dito? Nang makita ni Sarah Smith si Zhao, Ear, gulat at galit ang mukha nito. Abangan! Ang susunod na kabanata!